Welcome sa aking cake tutorial. Okay, simple lang po ang ating cake today for our debutants. Medyo challenging lang din po yung aking area today kasi yung nasasanay kasi ako na yung nasa dating bahay pa, no? So, ibang feeling talaga yung hirap talaga mag-Tagalog. So anyways, bagong lipat lang po talaga ako dito sa sa place ng parents. Okay, so dito na ako sa malayo na siya masyado dun sa poblasyon Argente. So dito na ako sa medyo bukid. So ayan, struggle talaga sa akin kasi nasasanay ako doon sa downtown pa na everyday halos may pa-order araw-araw. So ngayon, nandito na ako sa bukid. So medyo struggle kasi hindi pa ako kilala. So wala masyadong pa-order. So I'm so thankful na nag-order yung aking pinsan para sa kanyang debut. Okay, ang cake natin ay choco moist cake again. Since malayo pala yung pagdadalhan ng cake na ito. So, ang ginawa ko, nagkuha na lang ako ng 2-layer cake para naman mas bongga-bongga konti naman, no. Ayoko lang yung 2-tier kasi nga hindi pa ako sure sa lugar kung okay yung pagde-delivera namin. Sabi kasi malayo daw yun. So ayan, 2-tier moist cake, then boiled icing frosting. So ayan, dinecorate ko lang siya ng rosette para naman sure tayo talaga na hindi talaga mag-slide yung ating icing. Naglagay din ako ng parang cross sa top layer natin para magmukha naman siyang glass. Ayan, tapos na. Then, pipe lang tayo ng gamit ko yung star tip. Okay, pasensya sa aking background. Medyo busy yung kabilang bahay. Nagawa sila ng kuan. So, ayan, natapos na. Continue na natin yung ating rosette. Ito talaga yung pinaka-simple talaga, no? Yung sa mga, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Ito talaga yung pinaka-simple talaga na design ng isang cake. Yung parosette. Madali lang kasi siya. And very, lalo na kung stable lang yung icing, maganda siyang tingnan. See? Parang kung ano siya, no? Then, on the top, maglagay ako ng yan, para lagyan natin ng rose. Para malaman nyo, kung gusto nyo matuto ng simple rose icing gamit yung boiled icing, please visit my YouTube channel. Marami po akong tutorial doon kung paano gumawa ng simple rose flour made of boiled icing. So, simple lang talaga siya. Lalo na pag stable na stable po yung inyong icing, maganda po yung kanyang outcome.